Hello, hello, hello mga kaintoy. Welcome po sa ating channel, ha. Muli mga kaintoy, no? At happy Valentine sa lahat ng ating mga subscriber at mga viewers, ha. Mga kaintoy, salamat uli. At syempre, sana'y mayroon kayong napupulot na aral sa aking mga video. Ito po ay mga sinishare natin at hindi tayo naglalabis at hindi rin tayo nagkukulang siguro mga kaintoy, ha, sa tingin ko lang, ano. So yun mga kaintoy, ito yung mga nakuha nating bagong coins ngayon. Mga ilang piraso lang, ano. Meron tayong Silver Jubilee ng Australia 1987 si Elizabeth. So hindi ito silver mga kaintoy, ha, Silver Jubilee lang yung pangalan. Commemorative coin ng Australia 50 cents. At meron tayong United Arab, hindi rin ito silver mga kaintoy, no. Kupra nigel lang din ito. So ito po ay mga common coins, ha, mga kaintoy, yung ilan dito, ha. Pero ang pag-uusapan natin dito ay itong Verdin, ha. Verdin. Spanish coin si Verdin, ha, mga kaintoy, 1820. So ito ay napakaganda na coins mga kaintoy. At meron siyang chop mark, ha, mga kaintoy, no? Yung chop mark na yan ay kasama yan sa history, mga kaintoy, no? Nasa history yan. Chinese chop mark yung tawag na dyan. Yung iba naman ang tawag ay counter mark, ha, mga kaintoy. Ito ay for realis. So, GP nakalagay. Ito ay silver quantity, ha, mga kaintoy, no? So, sa Piro ito, ha, mga kaintoy, nag-denomination ito sa Piro noong 1820. So, ito yung hari noon ng Espanya, si Verdin. So, napakatagal na, no, mga kaintoy. Ito ay napaka-historical na coins, ano. Kung may mga ganitong coins kayo, mga kaintoy, at ganito ang condition, tingnan nyo po sa video, indikit natin yung condition ng coins, ha. Ayan mga kaintoy, kung makikita nyo, kung ganyan ang condition ng coins nyo, na ganito, yan po ay may mataas na value mga kaintoy. Wala nang nai-record kung ilang piraso ang nagawa, basta pag may ganitong coins, out at hindi, kasi may marami rin na rin replica mga kaintoy. No? Yan po ay may mataas na value, mataas na halaga mga kaintoy. So, pag extremely fine condition, yan po ay nagkakahalaga ng $400 mahigit. Isipin mo yan mga kaintoy. $400 mahigit mga kaintoy. Ganyan siya kamahal, ha? Mga dollar mga kaintoy. So ito mga kaintoy, medyo pud-pud na siya. So ang naka ano sa kanya, okay sana mga kaintoy kahit medyo pud-pud kasi kita pa yung year, pangalan, mga detalye, kita pa. Ang problema lang mga kaintoy ay ginawa siyang pendant. So kung makikita nyo, may butas. Pero binili ko pa rin siya mga kaintoy dahil sa countermark, ha mga kaintoy. Meron kasi siyang countermark. So ang countermark kasi mga kaintoy, countermark tawag na iba, yung iba naman tawag ay Chinese mark. So nung panahon ng Chinese trader, nasali ito mga kaintoy. Sa sinasabi kasi pag ito daw yung isa sa mga sign nila na ito ay authentic silver pag may mga chop mark, ha mga kaintoy. So nasa history na yan mga kaintoy, yung mga chop mark na yan. Alam naman natin nung time pagkatapos ng gera, maraming illegal trader, no mga kaintoy. Alam niyo na yon. So yan mga kaintoy, no. Ito po ay authentic silver, kumbaga, ha mga kaintoy, kasi mayroon siyang counter mark, Chinese chop mark. So isa yan sa mga palatandaan ng mga illegal trader na yan po ay authentic silver. So binibenta nila yon mga kaintoy, no. Nagkukuha tapos binibenta. So yun mga kaintoy, kung mayroon kayong ganitong coins at kung nakita nyo sa picture, sa video yung picture, at mayroon siyang chop mark,
yan po ay additional value. So kung $400 mahigit yung walang chop mark, at kung yon ay may chop mark, additional value, ha mga kaintoy. At yung chop mark na yan mga kaintoy ay may iba-ibang may sinasabi kasi silang common chop mark. Siguro ito ay hindi pa natin ito ma-authentic kung ito ay common chop mark o ito ay rare chop mark. Kaya ko siya hinabol kasi may chop mark siya. Kaya ko siya binili. So may sinasabi kasi mga kaintoy na common chop mark at may rare chop mark mga kaintoy. No? So yun mga kaintoy, no? Kung meron kayong mga ganitong coins at very extremely fine condition, yung wala pang chop mark mga kaintoy, nagkakahalaga na ng $400 mahigit, ha mga kaintoy. Kung makikita nyo yung picture sa video, pag ganyan ang coins na hawak nyo, nang ganito ha, kahit 18-19 o kaya 18-40 o 18 ano, basta any year na 18 na maganda ang condition. Siyempre sa tagal ng panahon mga kaintoy, pag sa tagal na ng panahon, no, pag nakahawak ka ng ganung coins at very good condition, yan po ay napakataas ng value, ha, sa tagal ng panahon ba naman. At pag may chop mark, so yan po ay additional value uli mga kaintoy sa coins na yan, ha. At syempre mga kaintoy, marami ang naghahabol sa mga ganyang coins, ha. Maraming naghahabol ng mga collector, ha mga kaintoy, sa ganyang coins. Dahil yan po ay napaka-historical, ha? Ito po ay napaka-historical na. So ito ay denomination for reales yata ito mga kaintoy, denomination niya. At nag-circulate ito sa Peru. So 1820 per din Borealis GP sa Peru ito mga kaintoy. Sa bansang Peru ito nag-circulate. So yun mga kaintoy, pag mayroon kayong mga ganitong coins, tingnan nyo muna ang condition at kung yan po ay may mga ganyang sign, mga ganyang counter mark. Yan, mga counter mark, mga chop mark, mga Chinese mark. Tingnan nyo po muna mabuti mga kaintoy bago nyo ibenta ha mga kaintoy, dahil yan po ay napakahalaga at napaka-historical na. So hindi lang ganyan ang chop mark mga kaintoy, maraming klase ang chop mark ha mga kaintoy, may maliliit, may malalaki, ito malaki, at mayroong mga maliliit. So yun mga kaintoy, muli salamat sa mga subscriber at mga viewers, at sana po ay meron kayong natutunan, may napupulot kayong mga aral sa aking mga video. Sana huwag kayong magsawa sa panonood mga kaintoy, at salamat.